M-check, 6:22 AM. Magte-test tayo ngayon itong current set natin. Or ito na yung pinaka-final set sa mga speed upgrades na ADV160. Test natin siya lahat from acceleration sa mga ahunan, yung engine braking, top speed, para makita natin yung performance niya. Lalo ngayon na nagsettle na yung stiffness ng spring na nilagay ko. Pakiramdam ko kasi mas nag-balance out na yung shifting ng CVT compared sa dati nung last test ko doon. Mag-setup din tayo mamaya ng GPS para makita natin yung speed niya. Or dalawa yung basis natin ng speed. Speedometer speed tsaka yung GoPro GPS speed. Yung full specs pala na ang speed upgrades na kinabit ko kay ADV is unang-una yung sa panggilid. Gamit kong pulley is yung K-Works pulley set na stock modified or kalkal pulley. Straight 14 grams na bola, tapos 1mm na tuning washer, stock belt, stock torque drive, NCY click 150, 1000rpm na center spring pa kanan ng ikot or clockwise. Labo clutch lining with 1000rpm na clutch springs, tapos stock yung clutch housing. Yung belt ko naman is speed tuner na stock belt ng ADV160 na naka-groove siya tapos naka-powder coat. Tapos meron din pala akong CRP na torsion controller na nakalagay sa center spring. Sa ibaba ko nilagay siya. Tapos sa gearing naman, naka 14 teeth ako na high speed gear. From stock na 13, ginawa ko siyang 14 teeth yung counter shaft. Ang gamit kong pipe is TSMP Stage 1 Silent Killer na power pipe na pang PCX160, pero pasok siya sa ADV. Kailangan mo lang talaga ang i-re-bracket yung dalawang kabitan niya kung gusto mo ikabit yung dalawang tornilyuhan sa swing arm. Magkaiba kasi sila ng swing arm. Tapos yung sa auto sense sensor, i-adjust mo ng konti para umabot siya. Lastly, naka-stock ECU remap ako by Marconetics ECU remap para makorek naman yung AFR niya. Kasi nagpalit tayo ng power pipe eh. Mas nakakahinga siya compared sa stock na pipe. Malapit na tayo dito sa papuntang New Clark City. Dito tayo magte-test. New Sokobia Bridge. Try natin yung 0 to 100 niya na acceleration. RPM, yung 0 to 100 natin. Dito sa palusong, tingnan natin kung ilan yung speed niya sa engine brake. Pag minor lang tayo, engine brake na yun, automatic. Baba lang yung speed niya. Kaya-kaya niyang pahintuin. 18 kph kasi nagdi-disengage yung clutch sa clutch belt. Yan, nasa 40 yung engine braking niya. Bagal na. Uphill naman, try natin. Takas na natin yung RPM. Tingnan natin yung pinakakaya niyang bumuhat sa pinakamataas na RPM. Yan, 8,000 RPM. 7,750 RPM. Nasa 92 yung speed, 90 to 91. Engine brake ulit dito. Ay hindi, free wheel muna natin tapos pakagatin natin yung engine brake. Hintay natin mag 18 kph bago mag disengage. Ayan, naka-disengage na yung clutch sa clutch belt. Tapos pipigay natin na ganun para kumagat yung engine brake. Mga 40 yung speed, pigay natin. Free wheel tayo. Yun, parang biglang kumadyot. Kumagat na yung clutch. Wala kang ginagalaw. Tingnan natin. Hanggang ilan yung speed niya. 43. 44. Tingnan natin yung anong pinakamabilis niyang speed. 45. 44. Yan, 45 to 44 yung speed niya. Yung unang test natin sa acceleration para yung sa performance ng pulley set. Tapos yung engine braking naman, test natin yun para doon naman sa torsion controller. Kasi usually ang nababasa ko dyan or common misconception is nawawalan daw or na humihina yung engine brake ng motor kapag nagkabit ng torsion controller, which is medyo baliktad yun ang nangyayari. Medyo lumalakas pa siya ng konti. Kasi nadagdagan ng preload yung center spring, mas tumitigas siya. Kaya mas mabilis mag-downshift yung motor or bumalik sa lowest speed ratio. Yung power naman niya sa mid, yung from cruise, kalimbawa ganyan. For example, gusto mo mag-overtake, halimbawa may sakyan dito, overtake natin. Yung pag binigaw mong ganun, ang lakas niya talaga.
itong sa pulley na to or yung overall setup natin, malakas yung mid niya, so hindi ka mabibitin pag gusto mo mag-overtake. Kahit truck pa yung overtaken mo, malakas siya talaga ang mag-build up ng speed kapag bigla mong piniga yung from cruising. Yun yung ayoko sa stock noon, sa all stock na setup ni ADV. Parang patay yung mid niya, nabibitin ako kapag ka umu-overtake. Ahon ulit tayo, 770 rpm hanggang 86, and depende kasi yan sa tarik ng inaahon mo kung anong speed yung max niya. Pero pwede ko itong i-minor, tapos mababayag yung RPM, tapos mga nasa 6.5. Yan, naka-steady lang yung throttle, 6,000. 6.5 RPM yan, haahon siya mag-isa, mabagal nga lang. Pero kaya niyang i-push hanggang 7,750 RPM, tapos mas mabilis yung speed niya. Hindi siya nahihirapan kumbaga yung makina. Na-testing ko na rin pala to ng may angkas, kasi yun ang tune ko dito eh. Yung malakas ng solo, malakas rin kahit may angkas. Pag angkas ko si OBR, siguro ang timbang namin ni OBR is nasa 110 plus, kasi ako 62 kilograms ako, si OBR nasa 50. So kahit naka high speed gear ako na supposedly medyo hihina yung torque, malakas pa rin siya. Kayang-kaya pa rin niya kaming dalhin or buhatin kahit angkas ko si OBR. Si ADV 160 kasi is malakas talaga yung torque, kumbaga hindi siya nahihirapang buhatin kahit mag-gear ka. Ibang-iba sa experience ko nun kay Honda Beat nung nag high speed gear ako, ramdam ko na hirap dalhin ng stock engine yung gear. 110 siguro maximum kung gusto nyo mag-gear para high speed gear kay ADV 160. Kaya pa niyang bumuhat kahit may angkas. Maximum na yun, pero mas mabigat pa dun, hindi ka naman sasuggest. Yung sa current set ko ngayon, previous na nakuha ko dito, sa downhill is 138 kph at 9,500 rpm. Sa patag naman, 131 kph, 132, nasa 9,000 rpm siya. Ngayon test natin kung ganun pa rin yung makukuha, kasi consistency is key pagdating sa mga top speed na ganyan. Test natin dito, ito yung downhill. Tingnan natin kung ilan yung max rpm niya at saka ilan yung max speed niya, kung mabibit ba niya yung previous record ko dito na 138 kph. Doon lang tayo yuyuko kapag ka straight na, tapos kapag wala ng sasakyan para safe. Modulate lang natin yung RPM nya. Yan, pababa na to. Tapos pag straight, yukuhan natin. Pero hindi naman natin naabutin 138 top speed to beat. So, same pa rin yung nakuha natin, 138 kph. Try naman natin sa patag. Yan, ito patag na to, yukuhan na natin dito, welong konti natin ang max speed nya dito. Nine to 50 RPM, 131. Sagad siya, 131. 9 to 50 RPM. Okay na mga 132. Max RPM na. 132, tapos ang RPM niya is 9 to 50. Same lang din talaga yung nakukuha. Last attempt natin with HSTC off. Slide down ulit, 138 at 95 RPM, top speed to beat. Modulate RPM, yuko sa may straight kapag walang sasakyan. Clear, yoko. One thirty-nine, 140. Pero downhill yun, kaya nag 140 tayo dun. Kumbaga yun yung parang perfect na condition kung ikukumpara mo sa patag na walang hangin ganyan, tapos sobrang smooth na kalsada, tapos sobrang habang patag, makukuha mo rin yun yung ganong speed, 140. Pero try pa natin ulit dito naman sa patag. Kaya na 132 yung nakuha natin, na nakuha ng HSTC. Change lane na tayo kasi meron dito ang ano yan. Pasukuha natin, sana clear yung daan para makadiretso tayo ng top speed. Yoko na.
same pa rin, 130, 131. Pumako siya. Pumako ng 131, ayaw na. 132 ulit. Naglaro lang siya talaga ng 131 to 132. Ayaw na. So yun yung max speed natin sa patag. Depende nga yan sa headwind, sa lakas ng hangin. Pero yung full potential niya is 140, kaya niya. Try naman natin pala ng 0 to 100 yung acceleration niya. Na naka-off naman yung HSTC. Game 0 to 100. Dadiretso piga lang. Yo, 0 to 100. Nasa 8,000 RPM yung 0 to 100 niya talaga. Ayan yung resulta natin sa speed test naman na ADV-160. Sa ADV-160 natin, stock size yung gulong na beast. Tapos TSMP stage 1 na power pipe. Ito yung pang GPS natin, yung GoPro Hero 5 naman. Stock din pala yung throttle body, tsaka stock din yung air filter. Yung camshaft niya, stock din. Yan lang yung mga pinalit ng kong speed upgrade sa kanya. Tapos ganun yung result na nakukuha niya. Full potential, nakita natin doon, 140. Perfect condition, makukuha mo yon. Pag maganda talaga, yung sobrang haba ng daan. Kahit sa patag, makukuha yon. Pero dito, sa patag na maikse, nakuha natin is maximum 132. Tapos magdedepende yon sa lakas ng headwind. Pag mas malakas headwind, syempre, mas mahina yung top speed. Tapos depende na sa timbang mo yung makukuha mong top speed. Pero yan na yung final na test natin dito sa speed upgrades ko kay ADV. Balik naman ako sa mga maintenance vlogs tsaka sa mga ride naman ni OBR ng mga vlogs.